Kung totoo man itong sinasabi ni Scottie Pippen patungkol nga dito sa Warriors guard na si Stephen Curry, ay talaga namang napakagandang balita nito para sa mga Warriors fans at sa organisasyon ng team ng Golden State. Sinabi niya mga idol, mini LeBron nga daw itong si Steph dahil bigger nga daw siya para sa kanyang size, build ang katawan na ito ni Steph kumbaga. Dagdag niya pa, he could probably play the game into his 50s if he wanted to. At ang rason na sinabi ni Scottie Pippen mga idol ay dahil nga daw sa playstyle ni Stephen Curry. Maaari nga daw yan ang dahilan kung bakit magtagal palalo itong si Steph sa NBA. Maaari niya nga rin daw mamatch yung longevity na ito ni LeBron sa NBA, yung sustained greatness kumbaga. Dahil nga mga idol, marami na rin nagakala ngayong 34 itong si Steph ay baka ito na ang twilight ng kanyang karir, ito na ang sunset, ang pagtatapos. Pero nga para sa former player na si Scottie Pippen, hindi pa yan mangyayari. Sa tingin niya matagal pa ang karera neto ni Steph sa NBA nang dahil nga sa kanyang playstyle which is mainly shooting. At tama naman niyang sinabi ni Scottie Pippen mga idol, nang dahil nga sa playstyle neto ni Stephen Curry ay siguradong kayang-kaya niya maging effective kahit nasa edad 40 na nga siya mga idol, kahit nga hindi na siya ganun kalakas physically. Kaya naman mga idol, kung magdidilang anghel eto nga si Scottie Pippen ay siguradong matutuwa ang mga Warriors fans, matagal pa pala etong si Stephen Curry bago magretiro. At pag-usapan naman natin mga idol, eto nga ang galawan ni Luka Doncic tuwing off-season. Sinabi nga ng ESPN reporter Tim McMahon, eto nga daw si Luka Doncic ay hindi nga daw heavily involved pagdating nga sa mga galaw sa mga desisyon ng front office kung sino bang mga player na kukuwanin. Sabi nga na ito nga daw si Doncic ay ini-spend ang kanyang offseason sa Europe at hindi nga kasali sa mga desisyon ng front office ng Dallas Mavericks. So siguro mga idol, pagpapakita na rin ito ni Luka Doncic na tiwala nga siya kung ano ang gagawing desisyon, anong gagawing moves, sinong kukuhaning player ng kanyang team na Dallas Mavericks. Ang pinagtutuunan na lang siguro ng pansin ni Luka tuwing offseason ay ang kanyang sarili mga idol kung paano siya mag-i-improve sa kanyang paglalaro. Pero anyways mga idol, pag-usapan nga natin ang rookie ng Spurs na si Jeremy Sochan at ang kanyang pangbabastos nga dito nga kay Russell Westbrook. Panorin natin to mga idol. Oh, Russell Westbrook get him a lot. Bricks. Oh, no. Scoring triple-double. Yeah. Nang matanong nga daw siya kung ano raw ang madalas na nakukuha neto ni Westbrook, ang sagot niya ay bricks. So mukha ngang hindi pa man nakakalaro ng isang minuto itong Spurs rookie na ito ay may kaaway na agad siya sa NBA. Siguradong makikita yan ni Westbrook at aabangan niya nga kung kailan sila maglalaro o saan kalaban niya itong rookie na ito. At sigurado yan mga idol at asana rin natin na gaganti nga itong si Russell Westbrook. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!